Hello everyone! Welcome to Ate Jess Kitchenette. Ngayon po ay magluluto tayo ng isang masarap na merienda recipe. Bago po tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag po ninyong kalilimutang pindutin ang bell button para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bagong lutuin po natin. Hulaan nyo po kung lulutuin natin ngayon. Yes, tama! Ang lulutuin natin ngayon ay churros hotdog. At pwedeng-pwede rin po itong pangnegosyo. May dalawang choices po kayo ng dippings dito, kagaya ng ketchup with mayo and sugar with cinnamon. Pwede rin po ang plain kung yan po ang prefer ninyo. O sige po, umpisahan na po natin. Ito po ang ating mga kakailangan ng ingredients. Flour, butter, water, milk, salt, sugar, eggs, at syempre ang bida sa ating recipe na ang hotdog. So yan ang ating mga kakailanganin sa paggawa natin ng churros hotdog. Okay, let's start! Una ay magbuboil muna tayo ng water. Hintayin natin itong kumulo bago natin ilagay ang mga hotdog. O ayan, kumukulo na. Ilalagay na po natin ang mga hotdogs. Lutuin po natin ang mga ito for 2 to 3 minutes. Okay, it's done. Patayin na po natin ang apoy. Hanguin po natin ang mga hotdog and i-drain lang po natin, hayaang lumamig. Ang maximum cooking time po ng hotdog ay 3 minutes. Huwag po nating hayaang ma-overcook dahil ito ay magiging soggy. Ito na po ang ating mga hotdogs. Palalamigin lang po natin. Marami po akong gagawin ngayon, bali tatlong recipe po ito. Kasi may event po akong dadaluhan mamaya at ito po ang aking magiging share. Dalawang flavor po ito, isang spicy at isang regular. Ang gagawin ko po is cocktail, bali hahatiin ko siya into two. Ayan. Ayan yan. At mas affordable po ang ganitong size kung ibebenta nyo po. Ngayon po ay tutuhugin na natin lahat ang mga hotdog para nakaprepare na po tayo para sa pagpapipe mamaya ng churros. Ayan, natuhog na natin lahat ang ating mga cocktails. Ayan. Ang susunod natin gagawin ay ang paggawa na ng churros. Ilagay na po natin yung tubig sa pan. Then yung gatas. Idagdag na rin natin yung sugar. Take note po, hindi pa po naka-on yung kalan dito. Wala pa po siyang heat. Mix lang po natin ito ng maigi. Now, turn on na natin siya. Pwede na rin po natin ilagay yung asin. Continuous lang natin yung pag-stir. Hintayin po natin itong kumulo. Ayan, kumukulo na. Pwede na natin ilagay ang butter. Ayan lang natin matuto. Ayan, ngayon, idadagdag na natin ang ating sifted flour. Gradual lang po ang pag-add natin ng flour. Gawin po ito in 2 batches. Mix lang po natin ito ng maigi hanggat wala na pong buo-buo. And then, isunod na po natin yung remaining flour. At this point, kailangan mahina lang po ang ating apoy. I-mix lang po natin ito ng mabuti hanggat mawala pong lahat ang mga buo-buo sa ating mixture.
Ayan, dahil smooth na po ang ating mixture, pwede na po nating patayin ang apoy. Rinanspor ko po ito sa malaking baking dish para madali pong lumamig. Bali, pagtiyagaan po lang natin itong halu-haluin. Hindi po natin pwedeng i-add yung mga itlog habang mainit pa po ito. Set aside lang po natin at palamigin, okay? Ngayon po ay malamig na ang ating dough. Ang una po natin gagawin ay hugasan nating maigi ang ating kamay dahil imamasa po natin ito. Dadagdag po natin yung ating mga egg itlog dito using our hand. Okay? Hindi na po ako magga-gloves. Paisa-isa lang po ang pagdagdag, okay? Kailangan po pipeable ang consistency and we will be using piping bag and star tip. Ito yung star tip. Yan yung magiging design pag pinipe nyo. Yan. So, umpisa na po natin. Then, magpa-pipe na tayo. Set aside lang natin. Piping. Ganyan. Ganyan paghawak ang piping bag para hindi kayo mahirapan. Then, takpan natin yung dulo. Ayan. Ayan. Ikutin. Dahan-dahan. Gently lang din po pag-press nitong piping bag para even ang paglabas. Naubusan kayo. Ayan lang natin siya. Kung saan kayo nag-stop, doon din kayo mag-start ulit. Ayan. O sige, ulitin po natin. One more po. Pasan natin sa dulo. Takpan natin yung dulo niya. Then, iikot po tayo. Ikot. Yan, ikot. Ayan, ikot. Pagdating sa dulo, takpan lang na natin yung tip niya. Ayan, and then pull. Ayan, you see? Ayan yung ating cocktail. Continue lang po natin ang pagpapipe sa lahat ng mga hotdog and then pagkatapos niyan, ipiprito na po natin. Init na po natin yung oil. Check lang natin. Ayan, pwede na po. Pag nagbabubbles ng ganyan, mabilis na yung bubbles, pwede na. And then, ihilan nyo na rin yung apoy para hindi siya continuous na umiinit. Okay. Okay, piprito na po natin. Ilagay lang po natin gently para hindi po magtilamsik. Huwag natin pagdikit-dikitin para ma-retain nila yung kanilang shape. Then, baliktad po natin. Ayan. Inaan natin yung apoy para hindi masunog. Madali po kasi itong masunog. Ito po, luto na yan. Ayan. Then, yan, look. Ang ganda.
tansyahin nyo lang po yung apoy kasi kung masyadong mahina naman, ang mangyayari, tatagal siya sa mantika and then magbabulge po yung butter natin. Pag sobrang lakas naman, masusunog po kaagad. So, katamtaman na, tansyahin nyo po. Ayan, ganyan po karami ang aming nagawa. I-plate up na lang po natin para tapakita ko po sa inyo. Ito po yung with ketchup and mayo. Ito naman ay with sugar and cinnamon. So, parehas po natin titikman. Titikman ko po ito. Ito may sugar. Super sarap. Ito naman isa. Tignan ko rin. Ayaw sa masyadong matamis, siguro prefer nila itong mayo with ketchup. Ayan. Tignan ko. I think parehas lang sila. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating merienda recipe na churros hotdog. Pwedeng-pwede rin po itong pang-negosyo. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag din po ninyong kalilimutang pindutin ang bell button para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bagong uploads nating mga lutuin. Thank you for watching! Bye!